Hi guys. This time i-share ko sa inyo yung ang aking pamamaraan ng pagluto ng broccoli. So ayan yung broccoli, ayan yung karne na hiniwa ko ng manipis. Ayan guys. Manipis lang pagkahiwa. Tapos syempre hinanda ako na yung mga spices, bawang, sibuyas, tsaka yung siling mahaba na in-slice ko ng konti, kamatis, and of course, onions. So, maganda yung naka-prepare para dire-diretso tayo luto mamaya. At as usual, mag-isa lang kasi ako dito. Ako lang na nagvi-video nito. So, may mga panghalo na rin tayo. Nandyan yung paminta. Konting MSG. Magic sarap. But of course, yung all-purpose flour. At yung aking, yan ang aking paboritong paminta from Batangas. Napakabango. So, ayan guys. Let's ready to cook. So, sa kabilang side, magpakulo tayo ng water at dito naman sa kabilang side, maglagay tayo ng mantika. Dito natin lulutuin ng ating broccoli. Lagyan ng konting mantika. So, ayan, lalagay na yung mga spices, mga bawang. So, kailangan brown siya bago natin siya sundan ng onions natin. Yan, ulit. Maganda yung gamit ko na pan, guys, kasi hindi dumidikit. Kahit konti lang yung oil na lagay mo, hindi siya dumidikit. Hindi siya nasusunog agad-agad. So, lagay natin yung kamatis. Yan, paghalo-haloin natin mga usual na ginagawa natin pag nagluluto. So ilalagay na natin yung karne, yung pork natin na manipis pagkahiwa. So kailangan palalabasin muna natin yung mga konting mantika na meron siya para lalasa siya lalo. Yung niluluto ko guys, every time magluto ako, yung good enough lang para sa isang kainan. Kasi umiiwas ako ng reheat. Pero kung may sobra talaga, talagang iniinit ko at kainin din. Pero hanggat sa may-ari sana, mangyari sana, maganda na rin yung kada luto mong maubos. So, ayan, kumukulo na. Lalagay na yung mga panghalo natin dyan, pampalasa. Kompleto na yan. And kung kulang pa, dadagdagan natin, depende sa ating panlasa, sa ating pangtimpla.
Haluan natin ng isang basong tubig. Yun yan ay pampadagdag lambot lang at pampasipsip ng ating ano, sa flavor sa pork natin. Takpan natin siya. Yung pantakip niya, haom na haom talaga para mabilis lumambot yung ano, pork natin. Tapos yun sa kabila naman, naglalagay ako dun sa kumukulong tubig ng broccoli. So, hinihiwalay ko siya, guys. Pero, yung tubig na yan na pinapakuluan, ginagawa ko rin sabaw. Lalagyan ko ng itlog, yung kompleto din, ano, para may sabaw din mamaya. Walang masayang. Yan, yung nilagyan ko ng konting asin. Masarap ang sabaw ng broccoli, guys. Yan. So, i-drain natin. Gusto kasi yung malambot. Ayoko ng matigas. Yung iba naman, gusto yung medyo matigas pa yung broccoli. Ako kasi may problema na sa ipin, kaya yan. Gusto ko malambot. Masarap din ang malambot. So, ayan guys, didrain muna natin. So, nakikita nyo kulong-kulo na yan. Lagyan natin ng ating all-purpose flour para malambot. Ayan, tingnan nyo. Sarap na niya. So, dadagdagan lang natin ng panlasa kung kulang pa sa panlasa. Nasa sa inyo na yan. So, ilagay na natin yung ating leeks, yung sibuyas na mahaba. Tsaka yung konting siling pangsigang ang hinalo ko, in-slice ko lang, tinanggal ko yung buto. Pandagdag ng konting anghang para pampalasa din. Masarap kumain din na may konting anghang. So, ayan guys. Very simple lang, pero masarap siya. At hindi siya nakakasawa. Promise. Ayan na. At naliluto na yung ano natin, broccoli. Ang ginawa natin ay halo-halo na lang. Tapos, pakulo natin konti para lalapot yung ano, yung flour para masarap din siyang kainin. So, yan lang guys. Very simple lang ang pagluluto ko. Para walang masayang, kailangan every time magluto tayo, dagdagan din natin ng konting sarap. At pasarapin din natin ang ating pagluluto. So, yan lang guys. Ayan na ang aking niluto sa ngayon. See you next time. At sana patuloy po kayong manood at mag-subscribe. Maraming salamat. Thank you so much. Bye!